virtually. I think this is the best time for us to reconnect. Takot ka, nagkaka-anxiety ka. Hindi ko mabilang. Ang dami. Gusto niyo ba ng hand sanitizer? Carry natin yan. Dahil level up na ang bonding natin online. Stay connected sa mga paborito mong artista. Tuloy-tuloy pa rin po yung process of learning. Kung ano yung theme song nila nung boyfriend niya or girlfriend niya. I got it because may meaning sa akin. Nahihilig ako medyo sa arts. Watch them play and have fun ngayong new normal. First, your avocado. Kung ano, tinalo siya ang bunga? Isang tingnan, pero masarap. Social distancing. Ako! These and more sa Kapamilya Chat. Sino bang mag-aakala na ngayon ang nakatakdang oras para matagpuan ang babaeng iyong mamahalin? Ang taong di malilimot. Ang babaeng iyong iibigin. Kailangan lahat ng gimmick natin panalo. Aray! Dapat bayaran. Boss, extra pay yan. Nabato niya ako. Ay. Ah, si Mrs. Cruz hanapan na. Mrs. Cruz. I'm sorry, but I can't. Tuwing magpapadala ng bulaklak sa kanya, ayaw niyang tanggapin. Eh, ano ngayon sa'yo? Hindi naman ikaw nagpapadala. Jill! Gago ka ba? Eh, Rasmit yung ginagawa mo eh! Yung wala na siya. Lahat ginawa ko para makabangon. Hindi ko na siya makikita. Huwag tayo magpapigil na maging masaya ulit. Di pa pinagbabawal ng mundo. Hindi kita iiwan. Iba ang pakiramdam ko kapag kasama ko siya. Parang ang gaan-gaan. Delivery boy talaga. I'm sorry. Mabuti pa, umalis ka na. Hindi man ako bayani, hindi rin ako santo. Pero hindi ako titigil hanggat ang durog na damdamin mo ay unti-unti ko nabubuo. Pamilya all over the world, Luzon, Visayas, Mindanao. I'm Jeremiah and welcome to Kapamilya Chat. Kapamilya, we are now streaming live via chat.abs-cbn.com at napapanood din tayo ng live na live sa ating official Facebook page and YouTube channel. Ako, bago tayo magsimula, napanood na nga natin ang trailer ng bagong offering ng I Want Originals. Walang iba kundi ang Ampalaya Chronicles presents me and Mrs. Cruz. Join us this afternoon. Makakasama natin ang isa sa mga bida nito. Let us all welcome, Kapamilya, Paulo Angeles. Hello, Tito Jeff. Hello, Tito Jeff. Tito Pao. Tito Malan. Yan, first of all, Pao, bati sa mga kapamilya na. Hello sa mga viewers dyan sa Kapamilya Chat, viewers sa Kapamilya. Hello. Kamusta? Napakamusta na lang talaga kasi sobrang ang cases natin ngayon tumataas. Kaya kailangan mag-stay at home tayo at stay safe, di ba, Pao? Oo. Pero pwede naman siguro mag-road trip. Pero ikaw lang mag-isa. Baka nang pumunta rin sa iba't ibang lugar. Yes. Doon ang mga safety precaution. Pao, pag-usapan na natin agad-agad ang me and Mrs. Cruz. Can you share us kung tungkol saan ba ang me and Mrs. Cruz? Yung me and Mrs. Cruz, tungkol siya kay Kaloy at kay Mrs. Cruz, si Miss Ina kasi namatay ang asawa. So ako naman, singing delivery boy ng mga flowers. So kaka-deliver ko, doon ko na-meet si Mrs. Cruz and parang na-ano ako sa kanya na parang na-curious ako kasi bakit tuwing nagde-deliver ako, siya lang yung hindi tumatanggap na flowers. Tapos kaka-deliver ko sa kanya kasi gusto ko matanggap niya yung flowers, ganyan. Doon na nag-start yung love story. Ay, ikot ang kwento. Pero yung ano rin kasi doon, may age gap. So, age gap sila talaga. Maana din yung age gap. So, yun yung story ng me and Mrs. Cruz. How do you get the role of Kaloy? Nag-audition ka ba dito o handpick ka mismo? Sabi nila marami daw talaga silang
pinag-isipan na mga actor. So, ayun, hanggang sa nag-end up sa akin. Tapos, yun po, nag-story ko na, ganyan. Pinento sa akin story. And then, yun. Look test. Tapos, pinag-workshop na ako ng poetry. Kasi mas more on poetry din yung story. Kung paano mo i-recite yung poetry, ganyan. Tsaka, haba kasi talaga. Sobrang haba ng poetry. So, yun yung mga... Paano yung pag-aaral ng poetry ko? Naging challenge ba sa'yo yun? Kasi sabi mo nga, ang haba ng kailangan mong aral. Sobra kasi... Sabi nga nung sa interview dati na dumating sa point na hinayblad na ako sa stress. Oo, nag-anod kayo ng interview ni Bisco. Kasi yung ginagawa ko after taping, imbes na magpahinga ako, inaaral ko pa yung poetry, yung script mismo, yung scenes for tomorrow. Hanggang sa siguro hindi na ako nakakapagpahinga. Siguro mga tulog ko lang 2 hours, 3 hours, ganyan. Kulang talaga. Eh, ilang days na yun na taping. Ilang days din yun. So, yun siguro. Kaya din ako inayon. Pero yun nga, challenging kasi kailang... Actually, nung last day na, hindi ko pa masyadong memorize pa rin talaga kahit ilang beses ko siya basahin. Kasi, ang lalim eh. Sobrang lalim ng mga words. So, kahit nire-recite ko siya, tinulungan ako ni Ate Punky, yung isang staff. Pag nire-recite namin, nabubulol pa rin ako eh. Tapos nung nag-on the set na, hindi ko alam paano lumabas na lang lahat. Parang nangyari, parang naging memorize ko siya. Alam mo yun? Worth it naman talaga lahat ng puyat at mga pagod mo. And it just goes to show, Pao, kung gano'n ka ka-dedicated and passionate sa work mo. Siyempre, Pao, working with Miss Ina, kumusta? Ano yung, kumbaga, initial impression mo nung na-meet mo si Miss Ina? Siyempre, Ina Raimundo yun. So, 'di ba lahat naman tayo siguro may konting play, hindi lang konti, malaking kaba ganyan pag nakatabi mo or kinakabahan din ako kasi syempre magaling siyang actress tas ako nagbaguhan-baguhan pa lang naman. So parang naano lang ako na kaya ko ba? Ganyan yung lagi ko tanong, kaya ko ba? So yun, hanggang sa naging komportable ako yung sina kasi sobrang kait pala. Sobra, as in. Tapos yun, nagkakakwentuhan na kami, ganyan. So yun, naging maayos yung trabaho and masaya. Yun yung importante, naging masaya yung work. Paano naman na-break, Pao, yung parang kumbaga yung wall nyo between you and Miss Ina? Siyempre parang may barrier pa sa simula. Sino yung nag-initiate ng talk? Nalimutan ko na sino nag-initiate ng talk. Pero bigla na lang kami parang, siyempre, nag-click na lang bigla din. Nagkakwentuhan, ganyan. Tapos, siyempre, pag nagkakwentuhan din yung buong set, sa kasama kami nagkakwentuhan, ganyan. So, doon, parang, siyempre, pagka naging, kahit pa paano, nagiging, parang malapit ka na rin sa tao. Di ba, parang nawawala na rin yung, yes, yung kaba mo, yung hiya mo. So, yun. Kwentuhan talaga nag-start yung pagkawala ng kaba. And hiya. Kung nagka-rapport na kayo bago pa gumawa ng mga eksena. Kaya kapag sa set na... Oo, nung look test pa lang, nagkakwentuhan na rin. Ganyan. So, nung pumunta na sa set, parang... Tsaka nung pumunta na ako sa set, iniiba ko na rin kahit pa paano yung mindset ko. Parang... para hindi ko naisipin yung kaba, hindi ko naisipin yung iyan. Focus so, na talaga kapag... Oo, oh, parang focus na lang ako pag pumasok talaga. So, yun. Ayun naman. Sorry, Pao, working on the new normal, kamusta yung experience mo? Parang naging advantage ba to sa'yo o paano ang naging impact? Mahirap kasi lucky. Hindi ko kaya masyadong matagal na nakalakin para akong nalulungkot ng kusin. So, pero mas okay din kasi at least focus ka sa trabaho. Kasi doon ka lang eh, wala ka na ibang gagawin. Kasi aaralin mo lang script mo pagdating mo sa hotel. Pero, yun nga, mas mahirap pa rin yung ngayon. Kasi, syempre, naka-mask palagi,
naka-face shield, nag-init, di ba? Ang init sa mukha. So, mas hassle. Tsaka yung, hindi ka gaya dati, di ba dati, pwede kayo mag-pulan. Bonding talaga after ano. Oh, bonding. Ngayon kasi ano eh, may mga nakabantay na medic na sisitahin kayo kapag lapit. Masyado kayo malapit sa isa't isa. Kaya mas mahirap yung dating ngayon. Dahil si Pero mahalaga naman. Pero mahalaga talaga ang sinusunod natin yung mga safety protocols para sa ating mga sarili din, di ba? Yeah. Ano yung nakapagpa-oo sa'yo sa project natin? Siyempre, una-una, laki din yung role dahil partner nga si Miss Ina. Ganyan. And yun, actually yun. Kasi parang big opportunity siya. Yung parang first time, siyempre mapapartner ako sa isang matagal na actress. So, panibago. Ibang gusto kasi mag-explore. So, at least iba yung role ngayon. Kahit na love siya, ibang klase naman. So, yun yung nagpa-oo din. And, yun talaga. Ang open kasi sa new learnings para matuto rin sa mga kapwang artista. Oo, kasi, parang mas challenge, diba? E, pag nasi-challenge ka doon, ka mas matuto. So, yun na lang yung tinignan ko talaga. Challenge. Challenge to sa akin kung kakayanin. Kung hindi ko kinaya, hindi at least may natutunan ako. Kung kinaya ko, hindi good. At may natutunan na ako at kinaya ko pa. So, lagi na lang. Lagi naman ako ganun eh. Gusto ko kung saan yung pero pa ikaw ba, personally, nakarelate ka ba sa role mo dito na si Kalo? Yung parang tipong may nililigawan ka pero parang hindi ka pinapansin yung ganyan. Bigla napunta kay Pac doon. Napunta sa iyo. Una kasi hindi ako ano, hindi ako ganun manligaw kagaya ni Kaloy. Si so, Kerry, ano sobrang ako, never ako nagbigay ng flowers sa babae. Except itong sa girlfriend ko. Kasi sabi niya, never daw ako nagbigay ganyan. Kaya may one time, bigay ako sa flowers. Pero hindi kasi ako ganun manligaw eh, kagaya ni Kaloy. So, yun. Tsaka, syempre, never pa akong nakatay ng older. So, nahirapan din ako mag-relate talaga sa story. Pero yung pagka-in-love. No, sorry. Yung pagka-in-love naman. Ganun naman talaga ako. Pag na-in-love din. In-love din naman. Talagang 100%. Oh, ikaw ba, personally, napakinda talaga. Oh, ikaw, kapag ka, ano ba, yung age ba nagmamatter sa'yo when it comes to love? Kasi sabi mo nga, hindi mo pa na-try na mas older. Ah, hindi. Kasi, hindi mo masasabi ko sino naman talaga yung mga magpapasaya sa'yo at saka tutulong sa'yo sa buhay mo. Paano kung siya pala yung makakapag-guide sa'yo sa tamang, diba? Lahat naman tayo kailangan natin ng magpapasaya, tutulong sa atin. So, kung mas matanda, bakit hindi? Kung mas bata, bakit hindi? Marami namang story gano'n, pero naging successful naman yung relationship. Pero siguro sa iba kasi, iba-iba naman opinion ng tao. Sa iba, hindi okay para sa kanila. Iba okay. Iba okay. Kanya-kanya opinion naman. Invite mo na ang mga kapamilya natin na panoorin ang Ampalaya Chronicles Presents Me and Mrs. Cruz. Ayun po, manood kayo ng Me and Mrs. Cruz. Showing na po yan sa March 26, 8 p.m. sa iWantTFC. Kaya mag-download na kayo ng iWant app. Makakasama ko po dyan sila Miss Ina, sila Nikki Morena, and maraming pang iba. Kaya abangan nyo na po yun. And directed by Direk Real Florido and under sa Firestarter Studio. Kaya abangan niyo po yan. Exciting po yung project na yan. And supportahan niyo po kami ni Miss Ina. Ayan. Muli mga pamilya, supportahan natin si Paolo sa Me and Mrs. Cruz sa I1PFC. Pero di pa dyan natatapos ang ating episode this afternoon. Huh? Sisimulan na natin ang ating episode
ating episode, ang ating challenge na tatawagin nating susuko o lalaban. Sa challenge na to, magbibigay lang ako ng love situation, then kung susuko ka ba or lalaban, then explain lang kung bakit. Susuko right. Lahat. Let's start. Sinuko. Ano lang lahat? First, paano kung pinagbabawalan ka ng karelasyon mo kahit nasasakal ka na? Susuko o lalaban? Lalaban. Bakit lalaban? Kung about yan sa ano, disiplina, ganyan. Kung para sa iyo rin naman, eh di lalaban. Kung para sa ikakabuti mo rin din naman personally. Yeah. Pero kung yung masyado ng parang ano na masyado pa. Hindi ko pa na-experience. Yun ang mahalaga. So, worth it lahat. Hindi nakaka-relate si Paolo. Ayan, susunod pa. Paano kung wala ka nang nakikitang mabuting pagbabago sa taong mahal mo? Suko o lalaban? Na-try ko yan dati pero lumaban ako. Pero siguro ngayon na marunong na ako, susuko na lang. Ano yung natutunan mo doon sa pagkaanam mo? Walang pagbabago, bla bla bla, ganyan. Pag hindi ka sineseryoso, hindi wag na. Kasi sayang sa oras. Na-try ko yan. Kaya sabi ko, ayoko na ulit maulit sa sarili ko. Kaya this time, pag nangyari ulit yun, yung mga ganun. Pass. Ayaw ko na umas. Based on experience yan. Pass naman ako pamilya. Based on experience si Paolo yan. Susunod naman, paano kung wala siyang oras sa'yo, Paolo? Susuko lalaban. Pag gusto, gusto. Pag gusto, may paraan pala. Pag gusto, may paraan. Kaya hindi ko naniniwala sa walang oras para sa'yo. Ano ba naman yung mag-text ka lang? Kumari, kamusta? Ganyan. Ilang seconds lang naman yung kahit mamaya ka na mag-reply. Diba? Pag gusto, may paraan. So, susuko. The excuse yung busy eh. Susuko. The excuse yun. Kasi ako, na-try ko no, na, dami, di ba, me and Mrs. Luz, dami, halos natin yung eksena, kami ni Miss Ina. Na-try ko na, kahit na, talagang nabibigyan ka ng time na parang alam mo yun makakala. Ano, oh, tapos mamaya ulit pag nagkaroon ng time ng konti, kamusta ka, ganyan. Okay, sige. So, ibig sabihin may paraan pag gusto. So, pag, pero pag wala, then, sa question mo, pag wala, suko. Auto-pass na tayo. Auto-pass. Ito, susunod pa. Paano kung maraming tao ang tutol sa pagmamahalan niyo? Suko, lalaban. Ano? Madaming tao na talagang tumututol sa inyong dalawa. Daming audience. Audience pag, impact. Pag hindi yung family mismo, okay lang. Pero pag family na, na-try ko na rin yung auto-pass. Magtitimbang na ng konti. Auto-pass na mismo. Saan kapag ka hindi pag, gusto ng pamilya. Pag kunwari yung mga kaibigan lang niya may ayaw, okay lang lang mo na pakikaibigan niya. Pero kung yung family na, auto-pass. Next na tayo. Susunod pa ako. Ito, last na. Paano kung mahal mo siya pero hindi na nakakabuti para sa iyo? Ano? Susuko na lang. Paano kung mahal mo siya pero hindi na nakakabuti sa iyo? Hindi ko pa. Ay, one experience. Auto-pass na yan? Auto-pass na din. Auto-pass na yan. Okay. Ayan, natatawa na sila sa chat box. So hindi pala auto-pass. Yung tatlong sinabi kong pass, hard pass pala yun. Hard ito yung talagang yan. Ano na, wag na talaga. Alis. Ayan mga kapamilya, susuko na daw talaga. Kapamilya, dyan natatapos ang ating susuko o lalaban challenge with Paolo Angeles. Pero mga kapamilya na nakatutok sa ating Facebook Live, bibitinin muna namin kayo sa aming kwentuhan dahil sa aming pagbabalik, ipapasilip ni Paolo ang kanyang motor. Nako, uy, ano ba? Bakit? Iba yan na. Okay, yung motor yun, Pao. Yung motorbike, Pao. Kung bakit pa nahilig, kukwento niya yan sa atin. Pero lipat na kayo sa chat.abs-cbn.com or sa ating YouTube channel dahil doon natin itutuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Sa pagbabalik yan ng Kapamilya Chat. Kapamilya, we are back here on Kapamilya Chat at live na rin po tayo sa chat.abs-cbn.com
pati na rin sa ating official YouTube channel. Ito na, ituloy-tuloy na natin ang kwentuhan with Paolo. This time around, ipapasilip niya na sa atin ang kanyang motorsiklo. Take it away, Paolo. Hello, ito yung motor ko. Ito, Honda Rebel. Ito yung nagpapasaya sa aking life. Si Mami kasi nandiyan nakahawak sa camera. Cameraman ko si Mami ngayon. Mami, thank you. Gaano nakatagal sa'yo yung motor mo? Gaano nakatagal, Mami? Last year. Last year, June. July? Or June? June yata. Wala pang 1 year. Bago pa lang. Bago pa lang. Influence sa'yo, Pao, na pasukin yung mga ganyang pag-motorsiklo, ganyan? Gusto ko na dati pa. Pero mas na nahiligan ko lang talaga nung ano. Si Direk Ludwig. Yung first si paglaban mo, doon ko na. Napag-usapan namin nga yung motor, ganyan. Gusto ko rin bumili. Pero nung time kasi niyan, bawal pa ako. Hanggang sa si Ivan, si Carl Gabriel, kaibigan ko. Artista din, sayang sa'yo ay akin. Yun, nagkaroon siya ng motor, tapos mas lalo na ako nanggit. Hanggang sa napilit ko na sila mami bumili ng motor. Yeah. Ako para sa'yo, ano yung parang kumbaga advantage ng pagmumotor? Ano din yung disadvantage para sa'yo? Madali sa traffic. Nakaka-relax. Loki. Yung aso ko yung kulit eh. Nakaka-relax. Yun, tas disadvantage syempre. Lagi nga nila sinasabi, yung isang paa mo nakabaon na sa lupa kapag nagmamotor ka. Delikado. Delikado din siya at the same time. Pag umuulan, delikado. Pag may mga kotseng medyo pangit mag-drive, delikado din. Pero laging nag-iingat pa rin mo talaga. Sino naman pa yung madalas mo nakakasama pag nag-ride? Sila ano? Carl Gabriel, sila Ryle, si Ryle. Tapos Tito ko, si Paolo Ordonio, sound engineer sa ABS. Yun, kami madalas. Pero ngayon kasi nag-ride ako mag-isa. Ganyan. And yung friend ko pala, Ryan Pulvera. Yun. Ano yung kumbaga pinakamalayong ride na napuntahan mo? No? Subic. Kasi noong time yun, ang daming, ano eh, bawal pang puntahan ng places, di ba? So, yan, Clark, tapos Subic, ganyan. Tama ba? Isa lang ba yun? Or Antipolo, malapit lang yun. Pero madalas kami sa Antipolo. Yan, Antipolo. Hello. Have you tried pause sa may, ano, sa may Tanay? Tanay, Marilaki, sobrang solid mag-ride soon. Ang ganda na. Na-try ko na. Doon din ako na-accident. Papaano mo, ano yung tips na ibibigay mo sa mga kapamilya natin na kumbaga papaano maging safe na habang nagmo-motor ganyan? Lagi lang ano, eyes on the road. Gear. Tapos gear, siyempre huwag kang magyabang sa kalye kasi doon ka ma-aksidente talaga. So, yun lang. And enjoy lang yung ride. Ito naman, last pow. Kung kumbaga, given a chance na mag-ride ngayon with the celebrity, sinong gusto mong isama at saan kayo pupunta? Pwede ko rin sa Alice. Siyempre, dami motor nun eh. Tsaka kung celebrity talaga, nakita ko si Tom Hardy. Idol ko yun. Saan gusto mong pumunta, pow? Ha? Saan gusto mong makapunta? Gamit ang iyong motor. Ito? Sa Philippines kasi, nung nag-states ako, doon ko nakita na ang sarap mag-ride doon kasi sobrang luwag ng daan. Any time of the day, ang luwag ng daan. So, gusto ko sa states talaga mag-ride. Ito kasi, lalo pag city traffic, eh, no? So, kumbaga hindi mo rin may enjoy kasi, pre, pawis ka na. Pagdating mo sa pupunta, pawis ka na. Sa states kasi hindi. Parang ang bibilis lahat ng kotse, ang bibilis lahat ng motor. Tsaka nakita ko ng mga
nagmo-motor doon, hindi sila nahihirapan sa traffic eh. So, yun siguro sa states talaga. Yun talaga. Ayan ang Pao, dyan nagtatapos ang ating pa-motorbike tour. With Pao Langeles. Pao, message mo sa lahat ng mga pamilyang sumusuporta sa'yo. At invite mo na ulit sila na panoorin ng Me and Mrs. Cruz. Ayun po, panoorin niyo po yung Me and Mrs. Cruz. March 26 na po yan, 8 p.m. sa I1 TFC. So mag-download na kayo na I1 app. Kasama ko dyan si Miss Ina and directed by Direct Real Florido under sa Firestarter Studio. Kaya manood na po kayo. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at susuporta. Pamilya muli, Me and Mrs. Cruz, support na natin si Paolo. Again, Pam, thank you so much for giving us time this afternoon. Siyempre, pamilya, pray always, love one another. If we can help you share, do it. Lagi po natin tatandaan na mas okay pag nakamask. Keep safe, everyone. Again, I'm Jeremiah with Paolo. See you guys next time only here on Kapamilya. Bye, everyone! Kapamilya Chat!